paano ba i-cut yun para pit na pit? Di ko kasi alam. Di ko kasi alam yung formula. In-actual ko na lang pag-cut. Pero malaki ang awang. Gusto ko sana matutunan yung pag-fit ng pipe or tubular. Ituturo namin dito kung paano nga ba ang diskarte niyan. At paano natin i-actual yan. So kung makikita natin, ito meron na tayong nakatayo dyan. Ayan. Yan yung binag natin nung nakaraan na doon nag-comment itong si Sir Lloyd. Talagang naka-actual siya. Halimbawa lang, ito yung railing natin. Ayan, nakatayo natin. Ayoko na dyan. So ayan o. Oh. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, kung paano natin i-cut yung landing niya, yung pinaka-landing. Kung paano nga ba ang diskarte dyan. Pinawa natin yung vlog na yun about doon sa railing, kung paano natin kukunin yung degree ng hagdanan para malaman natin yung... Halimbawa, pwede nating asimbulin yung railing na nasa lapag lang o kaya nasa fabrication lang tayo. Tapos pagdating dun sa site, install na lang natin. So, ito, yung ginawa natin nung nakaraang vlog, yung degree niyan is nakuha natin yan nung sinample natin is 40 degree. So, halimbawa lang yan, nasa 40 degree yan. So, ngayon, paano nga ba natin kukunin yung landing yan? Naka-actual na yan dyan, iwanan muna natin yan. Dito muna tayo sa layout natin. Para malaman natin yung pag-cut ng landing yan. Bago nga pala ang lahat, shoutout muna tayo kay Mark Anthony Ansit ng Cebu. Ayan, dagang salamat sa mga taga Cebu diha. Mag-amping mo tano diha, ayan. So si Ronnie Dadag, ayan, shoutout kay Ronnie Dadag. At syempre kay Madam Shell Siargao Kalayag, nasa Korea. Pasupport na lang din po mga kabakal ng channel niya. Ayun, si Kyle pala may shoutout, ayan. Si Kyle lang na nandito, wala si Mang Kanor. Dahil may nilakad. Shoutout kay Nanay Berta at kay Tatay Boy. Diha sa Kabatang Alicia Buhol. Importante mga kabakal, sundan nyo itong gagawin natin kasi malaking tulong to para sa installer. Pag nakuha mo ito, mapabilis yung trabaho mo kasi makat mo ng maayos. Pagka maganda yung pit natin, maganda rin yung hinang natin at hindi masisira yung stainless natin. Ayan. Ang unahin nating i-layout, yung top rail natin. Ayan ang tapril natin. So ngayon, kukunin natin yung 40 degree. Ayan. So sample lang yan mga kabakal ha. Pero yan ang tamang proseso talaga dyan. Kung medyo nahirapan tayo mag-cut na pagdating sa actual. So ganito muna ang gagawin nyo. Ngayon ito, kunin natin yung eskwala nito. So, siyempre naka 90 siya. Ayan naka 90. So kailangan mayroon kayong magamitan nyo ng ganito protractor. Yan. Okay. Dahil 50 mm yung top rail natin, kuha tayo ng 50 or 50 mm. Ayan. Depende po 'yan kung ilan ang ano natin top rail natin ha. Kung 75 mm, syempre 75 mm din yung layout natin. Yan, 50. Dahil dos lang yung ano natin, 50 lang tayo top rail natin. Okay. Yan. Layout muna natin mamaya ikakat natin yan doon, actual. Ngayon, layout lang muna siya. Mamaya natin yan i-actual. So, ayan. Ayan na yung tapril natin. Ito na yung baluster natin. Ito. Ito yung baluster natin. Kuha din tayo ng 50. Yan. Kunin din natin yung 50 dito. Yan. So, ngayon, ito na yung cut natin. Yan. Tingnan natin kung ilan yan. Yan, oh. Okay. So, kung iskwalahin kasi natin to, ayun, naka 90 tayo. Kung iskwalahin kasi natin to, yan, mula dito, sa kanto, yan, ibig sabihin, yan yung pantay ng tubo. Tingnan natin kung ilan to. 20. So, ibig sabihin, pagkapantay pa yung tubo natin, 20 mm ang ikat natin. Okay. Okay na tayo dyan. Ganun lang ang proseso. Ibig sabihin, alam na natin kung ilan ang i-cut natin sa top rail natin. So, i-adjust lang natin. Ibaba lang natin ng 20 mm. Titingnan natin kung tatama yung 20 mm na kinuha natin, sukat natin. Ayan, tinayo na natin yan. Para, kumbaga, pahirapan natin ng konti yung sarili natin dito. Importante po sa lahat ng mga kabakal, halimbawa lang, natatayo na yung baluster natin na ganyan. Importante na sa level yung baluster natin. Ayan. Kailangan, pagdating sa landing natin at sa baluster natin, ito, pag iniskwala natin yan, kailangan iskwalado siya. At kung wala sa hulog yung baluster natin, landing natin, iskwalado naman, pero wala sa level, ibig sabihin, wala sa hulog yung baluster natin. Ito. Kuha tayo ng 20. Ayan. 20.
dito. Ayan, ayan ang 20. Mula dyan sa 20mm, ayan ang pantayin natin. Ayan ang sagad sa baluster. Tapos mula dito sa 20, ayan, dalawa na yung guhit natin. So, ibig sabihin, itong una, itong pangalawang guhit, itong nasa taas, yan yung cut natin papunta dito. Sa kilikili nito, yan, kilikili nito, papunta dun. Yan. Yan. Ibig sabihin, magiging ganyan yung guhit natin. Yan, kita ba? Yan. Magiging ganyan. Yan. Yan. Cut natin. So, titingnan natin kung tumama yung cut natin. Oh. Yan, mukhang tama naman. So, ispat muna natin. Yan, tingnan natin kung iskolado siya. Oh. Muntik nang tumama. Ayan. Oh. Wala. Halos sarado na. Yan. So, yan, tama na 'yung eskwala. Okay. Dagdag ko sa inyo kabakal, pag nakat nyo na 'to, ganito, yung ginamit nating liha kanina, ayan, pwede niyo 'yung i-pattern 'to. Yan, marami tayong mga, may mga video tayo dyan na kung paano i-pattern yung liha. Panoorin nyo lang. Kasi, halimbawa, hawa kayo ditong landing. Tapos dito, may balik na naman tayo. May balik tayo dito, may balik tayo dito. Tapos paakyat ulit para sa second floor or third floor. So, kailangan, may pattern na kayo nito. Kasi kaiba man ang degree nun, pero hindi naman siya layo ng ganong kalakihan. At dagdag ko rin dito sa inyo, mga kabakal, yung kinat natin dito, yan, sinagad lang natin dyan. Sa pinakakilikili niya, pedalas kasi ganyan ang itsura niya pagdating sa landing. Ang tamang pagkuha talaga niyan, mula dun sa step, kunin mo yung 1 meter. Yan, kunin mo yung 1 meter. Kung saan tatama, halimbawa, diretso pa yung tubo na yan. Kung saan tatama yung 1 meter, dun ka na magbabali. Kasi kung hindi naman tatama dyan, at halimbawa, nandyan sa kilikili, tinapat lang muna natin sa kilikili, kaya sample lang naman to. So, kung hindi tatapat sa kilikili, halimbawa, ang kilikili na yan, na, nasa 950 lang yan. So, huwag kang mag-cut dyan. Iabanti mo dito konti. Kasi pagdating sa landing, lahat ng landing, nasa 1 meter ang standard na height niyan. Pagdating sa step, ito, yung pababa na yan, 90 yan. Tapos pagdating sa landing, nasa 1 meter ang standard niyan. Papakita ko sa inyo kung paano yung paakyat nito. Pagdating naman sa tubular, sabi ko nga nung mga nakaraang vlog natin, mas madali ang tubular gawin kaysa dito sa bilog. Medyo mahirap ang bilog. At maraming ano, yung tubular kasi puro diretso lang ang cut nun. Eskwala-eskwala ka lang dun. Barahan mo lang tapos guhit. Ito kasi, kailangan mo talaga ng meron kang pattern na ano, liha. Ano pa rin ang proseso, ililayout mo lang para makuha mo yung tamang cut. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang kadali. Yan.
So, kabit na natin doon. So. Kailangan dito kwalado rin ay ano, libilado din. So, libilado din dapat. Para maganda yung yan. Yun, libilado na. Bilhin natin ulit. Yan. Yan. Yan yung top view niya. Yan. Yan. Yung kanto na to. So, meron tayong tutorial dyan kung paano natin nilagyan ng half sphere yan or toe cap. Yan. Para maiwasan natin yung tulis. Para pagka bumangga man, mayroong babangga, hindi masyadong masakit. Yan. So, ang kagandahan kasi noon, ito kanto na to, buhay. Ito lang yung bilog, yung labas. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito nagtatapos ang vlog natin ngayong araw na to. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba para magawa natin ang video yan. Maraming salamat. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and